Tuesday morning, mga ka-guys. And andito si Kuya AJ sa aming tindahan. Ang oras is nasa 10 o'clock na po ng umaga. And katatapos lang ni Kuya AJ mag-almusal. And ito, shout out sa aking Mami Ia at sa aming Baba Shane. Kaway-kaway sa vlog. Nagtalo sila, guys, dahil sa... Ay, nako. Relate siguro kayo nito, guys. Araw-araw may paganito ang aming Baba Shane. Iwan... Hanggang kailan? Ito, nabuksan na. So, dalawang item po from Shopee ang nareceive namin kahapon. Ang isa is halos ano na, magpagabi na, takip silim na dumating. And sabi niya, ano? Bayaran niya daw. Saan kaya galing yung pambayad niya, guys? Kung magbayad man siya, saan kaya galing yung pambayad niya dito sa Shopee niya? Ayan po, so nabudol na naman ang aming Baba Shane. Iwan, araw-araw siguro ito nabubudol ni Shopee. Ganon, guys. Ako, may order ako ng Shopee, pero yung mga importante tulad ng mga gamit namin doon sa tubigan and minsan dito sa tindahan, pero usually, yung mga order ko sa Shopee is galing sa para sa tubigan. Meron kasi kaming in-order sa Shopee na yung pang-label sa aming bottled water. Meron din kami yung mga silyo doon, halos lahat para sa tubigan. And alam nyo ba, guys, na na-share ko na rin ito sa vlog ko na nag-start ako doon magbenta ng mga consumables sa water station. And ayun, ongoing po yung aming tindahan doon, maliit na tindahan. Nagpagawa kami ng showcase na maliit. Doon namin nilalagay yung mga stocks namin pambenta. And so far, meron na tayo mga 3 or 4 water station din, water refilling station din na doon na namimili sa amin. So, ganun lang. Basta umpisahan mo, siguraduhin mo, guys, na may stocks ka always para pagdating ni customers, yes, meron kang maibigay. So kahit na pa isa-isa, padalawa or ano, pero i-share ko sa inyo na nakadalawang or tatlong order na ako na isang box ng silyo, yung umbrella seal at saka yung sticker na non-spill sticker para sa tubig or sa galon ng tubig. Oh. Yun yung mga consumables. Ayan. So kaya kahit na ginagamit rin namin or kung hindi rin mabenta, guys, or kung walang mamili, kami na rin mismo is gumagamit din ng ganon. So walang lusot and wala pong tawag nito, pwedeng ma-expire doon, walang sayang. Walang masayang doon dahil kami rin mismo is gumagamit ng ganon. And ang isi-share pala ni Kuya AJ ngayon, guys. Ang isi-share pala ni Kuya AJ today is yung nagbago ba ang inyong mga umaga? Napansin nyo rin ba yung napansin ni Kuya AJ? Dahil po, tapos na yung pasukan. Nakapag-recognition day na, nakapag-moving up na lahat ng mga schools. Shout out, Sir Lionel, Lionel Vlog. Ayun po, Lionel 17. Sir Lionel. Shout out, Sir Lionel. Malapit po siya sa school, pati si Ate GB, shout out. Ito yung mga kaibigan natin, guys, mga kasari, na malalapit sa school yung kanilang tindahan. And siguro feel na feel nila ngayon yung pwede na silang hindi masyadong maagang magbukas dahil po walang pasok sa mga eskwelahan. So ang ginaapas kasi nato ng mga tindira o tindiro, lalo-lalo na yung malalapit sa school, is yung mga estudyante. Dahil doon po hahatak tayo ng sales. So, sa ngayon na wala pong pasok, medyo relax ang umaga natin. Kaso nga lang, dahil sa relax ang umaga natin, wala masyadong mga estudyante na mimili, kahit na andoon pa rin yung excuse me po. Kahit na andoon pa rin yung mga nanay, mga tatay, syempre yung mga pupunta sa trabaho, iba pa rin yung hatak ng mga estudyante sa ating tindahan, lalong-lalo na meron silang binabalik-balikan sa ating tindahan tulad ng mga gummies, mga candies, mga lulip, kung ano-ano pa yung mga pambatang paninda. So medyo affected po yung umaga natin, pero pag magising na yung mga kabataan sa palipaligid natin, doon, babawi na naman tayo. Dahil dito, guys, sa amin, yung kung kunyari 5:30 to 6 o'clock,
ano yan siya, yung kasagsagan niya ng mga kabataan na namimili, mga nanay, mga tatay, pambaon sa schools. Busy-busy tayo niyan. So, ngayon, nawala pong pasok, medyo lailo tayo dyan. Pero pagising na nila, pagising na sila at saka... Aray, hulog pa. Ngalay kasi. Ayan. So, balik kayo. Sorry po. Pagising na yung mga kabataan natin, hataw na naman yung ating bintahan. So, ganun lang yung cycle ng ating pagtitinda. Ganun lang din yung cycle ng ating tindahan. So, marunong lang tayong mag-adjust. So, konting adjustment lang sa umaga natin. Pwede na tayong hindi masyadong maagang magbukas dahil walang pasok. And para marami tayong maipong energy pag umpisa na naman ang pasukan. And ipasok ko na, speaking of pasukan, kung nagtitinda kayo ng mga tawag dito, mga school supplies or mga office supplies, kasagaran or kadalasan mga school supplies po tinitinda natin, mamili na tayo. So kami ni Mami Iya is nagplan na within this week or next week kailangan maunahan na namin ang pasukan. So mamili na kami ng mga school supplies, yung mga usual na binibinta namin dito and usual na hinahanap na ating mga customers, para po hindi tayo maabutan doon sa peak hours or yung peak ano talaga na pamili ng mga, lalong-lalo na sali na yung mga nanay at saka magsiksikan doon sa pilahan or sa bilihan ng mga school supplies. And worst, yung maubusan ka ng mga stocks na hindi ka na makahanap ng intermediate, hindi ka na makahanap ng yung mga basic talaga na hinahanap ng mga customers natin, lalo na mga estudyante, mga notebook, kasi magkaubusan yan. Ilang taon na namin siya na try na hindi kami nagkapamili ng una, so wala talaga. Magtiis ka sa pilahan na habang pila, magtiis ka sa siksikang tao doon sa tindahan, and magtiis ka kung ano lang yung pwede mong mabili at saka maabutan mo. Dahil yung iba guys, hindi naman ako, hindi naman siguro tayo lahat, ang iba kasi mamili is karton-karton. At saka yung sasakyan nila na dala is punuin nila yan ng mga school supplies. Sila yung mga wholesalers ng mga pabintang school supplies. Pero sa atin, pwede na makabili tayo ng tatlo or dalawa, tatlong box para sa school supplies natin. Kasi yung iba, box-box po talaga ang binibili. Tulad ng mga bundle na mga notebook, mga box-box na mga intermediate pads at kung ano-ano pang mga pads dyan para gamitin natin yung mga estudyante. So tayo, limited yung budget natin, limited lang din yung ating bibilhin. Hindi naman pwedeng lahat ubusin natin pamili ng school supplies. Paano na lang yung ibang mga paninda natin kung iubos natin sa school supplies, di ba? So dapat marunong pa rin tayong mag-allocate na kung magkano lang yung pwede mong ipamili ng school supplies. So ang iba, pamili natin ng groceries. Ganun lang ang sari-sari store. Hindi pwedeng iubos mas sa school supplies. Okay lang kung school supplies lang talaga ang binibenta mo, iubos mo doon, pwede yun. Pero sa atin, kailangan natin budgetin ang ating mga kapirahan para yung balance din kung ano yung mga panindang gusto nating itinda. So yun lang po guys ang may share ni Kuya AJ. Maaga tayong mamili para iwas siksikan and iwas sa mahabang pilahan doon sa mga tindahan para sa darating na pasukan na naman. Bye-bye muna for now.